Hey guys, meron tayong tinutroubleshoot dito na Kawasaki Baraco 1. Ang naging problema niya ay nawalan siya ng kuryente, so ayaw niya umandar. So ano-ano nga ba ang chine-check natin kapag walang kuryente? Kapaliwanag ko lang sa inyo guys. Ang chine-check natin ay ang una ay spark plug. Tinitingnan natin kung may kuryente. Ano? Kapag walang kuryente sa spark plug, ito. Tingnan natin yung high tension wire. Pili nyo hugutin. Tignan nyo kung nakakonect ba siya dito o kaya dito, baka may mga naglulus lang. Kapag wala naman, wala namang naglulus sa ating high tension wire, para malaman natin kung sira ang ating ignition coil, pupunta tayo dito sa kanyang socket ng kanyang CDI. So ito yung socket ng CDI, ito yung CDI, no? Punta tayo dito sa socket ng CDI gamit ang test light. So tanggalin natin ang CDI. So ilagay natin sa body ground, no? Ilagay natin sa body ground yung negative probe ng test light. And then yung positive probe, ang gawin nyo, i-test nyo yung kanyang ito. Nakasusi. Dapat buhay ang susi, ah. Guys, naka-on dapat ang susi. So, yun. Meron tayong supply, no? Ayan, may supply tayo. Ang wire na ito ay kulay brown. Hanapin nyo yung brown. Ito yung supply natin na nanggagaling dun sa ignition switch. So, kapag meron, ibig sabihin, itest nyo to lahat. Wala, no? Wala. So, ibig sabihin, lahat yan ay negative. So pagka ganon, yung ating negative probe ng ating test light ilalagay natin sa positive ng battery, and then iti-test natin itong kanyang nakaunang susi na. So wala tayong matest, ah. Ba't ganun? Anong tanggal? Ayun, nakatanggal pala siya. So, kukunik muna natin. Nakatanggal pala guys yung ating connection sa magneto. So, kakabit lang natin yung connection sa magneto. Yan. Ito, para malaman natin yung kung ano talaga yung sira niya. So, ayan. So, ito yung kanyang papuntang ito ay papuntang pulser, no? Ayan, meron. Ang negative probe ng ating test light ay nakalagay sa positive. So, ito yung ating pulser. Ayan. Ayan, check natin, ha. Ayan. Kung makikita nyo test light, umiilaw yung test light. Then, itong isa naman ay pulser din to. Sa pulser din yan. Yun. Nagmamalfunction yung connection ng ating pulser. Ayun. So, yun. Kung nakikita nyo, ayan. Nagmamalfunction ang connection ng ating pulser. So, ayusin muna natin. So ayan, gumagana na rin yung ating test light sa pulser, no? Ito dalawang itong magkatabi, parehas yan, papuntang pulser yan. So ngayon, i-check natin yung output niya na nagmumula sa CDI. So lalagay natin yung CDI. Kabit natin ang CDI. So tingnan natin. Yun. So meron. Merong output na nagmumula sa CDI. So, ito yung output na nagmumula sa CDI. Kung makikita nyo, meron. So, ibig sabihin, good yung ating CDI, good yung ating stator, and then good yung ating pulser. So, kumpirmado ang may diferensya dito, itong ating
ignition coil. Itong ignition coil guys ang may problema. So papakita ko sa inyo, ikakabit natin. Ayan, kakabit ko yung ignition. Ayan. Ayan, nakakabit na yung ignition coil natin. Ngayon, para malaman natin na gumagana, ano, check natin to. Yung ating negative. So, dito na lang, medyo susundutin ko na lang dito. Nasa na yung ano to eh? Push. So yan, ito yung video mo. So ito guys, ito guys, ang gagawin ko, susundutin ko lang yung trigger. Susundutin ko lang siya, no. Dapat kapag sinusundot ko to, dapat magkakaroon ng spark dito sa ating spark plug. So yan. Susundutin ko guys. Dapat may. So ayan, no. So wala. Wala siya. Ayan, isa pa. Dito ko susundutin para mas mabilis. Hawakan mo nga to, ikaw ang humawak. Ayan dyan. Ilapit mo sa body. So, medyo malapit sa body ha, dyan, no. Medyo malapit. Ay, huwag mo idikit. So, ayan. Ito yung ating mga trigger ito. So, dapat ito. Doon. Lapit. Doon mo tingnan. Ayan. Habang sinusundot-sundot ko siya, guys, dapat merong kuryenteng lalabas dyan. So, walang lumabas na kuryente. So, ibig sabihin, sira ang ating ignition coil. So ito yung sira natin guys, yung ignition coil. So yun guys, kumpirmado na tayo na ang sira nito ay ang ignition coil. So tatanggalin na natin itong connection. Ganun lang guys sa pagtitest. Yan. Sabit ko muna dyan.